Yo, what is up everyone? This is Julian String and welcome to my Boracay mini vlog. And for today's video, samahan nyo kami lumipad patungo ng Boracay. Siyempre kasama natin dyan si Boss Ting, si Sam at si Baby Loves. And big thanks pala kay Boss Ting sa pagsagot ng ticket namin papuntang Boracay. Ito lahat ng bitbit namin para kami pupunta ng ibang bansa. Siyempre 6 days kami dyan kaya marami kami dalang OOTD. At yan na nga, chinek in na namin lahat ng aming bagahe. And since hindi pala kasama yung bagahe namin sa ticket, nag-avail na lang kami ng 20 kilos. Tapos ayan, kailangan namin siyang ipa-plastic wrap dahil isang luggage lang dapat yung 20 kilos. 400 pesos yung plastic wrap na yan. Pero kung may masking tape ka naman, ikaw na lang gumawa, madali lang pala. So ayan, chinek in na namin siya ulit. Tapos umakit muna kami sa taas para maglibot-libot dahil na-delay yung flight namin dyan. Instead of 8 a.m. naging 11 a.m. So ang tagal namin mag-i-stay sa airport. So ayan, kape-kape muna. Tapos nagpa-breakfast pa si Boss Ding sa Kenny Rogers. Okay din tong mango habanero nila. Bagay na bagay sa mga nagda-diet. Malaki yung manok tapos maraming gulay. Tatlong oras ata kami tumambay dito sa airport bago kami pumunta sa boarding area. Tapos ayan, tinignan ko na lang kung ano yung tinitingnan nila kahit hindi ko naman naintindihan. Tapos dito sa boarding area, inaantay na lang namin yung service bus namin papuntang Boracay. Nakita ko pa nga yung mga eroplano, sabi ko sayang hindi kami makakasakay ng eroplano kasi magbabas lang kami. Tapos ito na nga, dumating na yung bus namin papuntang Bora. Siguro mga 15 hours yung biyahe namin dito bago makarating ng Bora. Tapos ayan, pagbaba namin ng bus, welcome to Boracay. Charot lang, service lang talaga yung bus na yan papunta ng eroplano. At ayan, sa wakas dilipad na kami. Ang tagal nga dumating na eroplano, inisip ko na lang baka nagbaba pa ng pasahero sa monumento. Tapos ayan, sabi ng flight stewardess, oo, konting kembot lang, tatluhan yan, pakibilis na lang . Yan, syempre, doon kami pumesto sa bandang likuran, baka mamaya magpa-long quiz si ate. Tapos yung pag-upo ko, hindi dito pala yung mga classmate kong BI. Tapos ayan, nakipag-cheers pa yung principal namin . Cheers, charot! Patatagayin ko sana yung katabi ko dyan kaso kasama yung magulang . Easy. Tapos ayan, nag-lecture na nga yung teacher namin. Siyempre ako nag-cutting classes, ako pumunta ako sa CR. Ito pala yung loob ng CR nila, medyo maliit lang. At ito na nga, palipad na kami, nag-heart pa si Baby Loves. Sayang hindi kami magkatabi pero binidyohan ko na lang siya. Gusto ko makita yung reaction niya habang lumilipad. Hindi ko alam kung natutuwa siya o nasusuka na siya kasi may hiluhin tong batang to . Tapos first time pa niyang sumakay ng eroplano. At ito ako malay sa bintana, buti na lang nagbibideo si kuya. So nakinood na lang ako sa video niya. Tapos ayan, nauhaw na naman yung mga classmate ko. Mukhang dadating kaming lasing sa Boracay neto, Diyos ko. Ayan, cheers ulit. Ayan yung girlfriend ko, mukhang una pang susuka sa akin kahit hindi umiinom. Sobrang bilis lang talaga ng biyahe papuntang Aklan, siguro mga 45 minutes lang. At ayan, pagbaba namin, sumakay ulit kami sa service bus papunta ng arriving area. Napakainit nung oras na to kasi tanghaling tapat na ata to. Andito na yung bagahe namin na parang sinaputan ni Spider-Man. Ayan, tapos exit na tayo. Pagka-exit nyo, diretso na kayo kagad dito sa DIY Transfer Tricycle to Port. 50 pesos lang yan. Marami kasi nag-aalok dyan sa labas ng service kaso mapapamahal kayo. Ayan, buti na lang nagpahiram sila ng payong sa amin dahil sobrang init. Malapit lang naman yung lalakarin nyo papunta doon sa terminal ng tricycle. Dito palang matatanaw mo na yung dagat, sobrang ganda. Tapos ito na yung tricycle namin papunta ng Jetty Port. Sasakay pa kasi tayo ng bangka tapos tatawid tayo ng dagat papuntang Boracay. Tapos pagdating dito sa Jetty Port, dito ka na bibili ng ticket sa boat. Tapos dito ka na rin magbabayad ng environmental fee. Tapos pag may ticket ka na, diretso na kayo dito sa may daungan ng bangka. Ganito yung itsura ng mga bangkang sasakyan nyo pantawid ng dagat. Tapos ito yung helper namin, tinulungan ko na kasi mong hirap na siya sa bitbit niya, napakadami. Galing nga ni kuya, tatlong maleta yung bitbit niya . Tapos ayan, pagpasok namin, may mga seat number yan. Kaya huwag kang pala decision sa mga uupuan mo. Hindi ko maalala pero mga 20 minutes ata yung biyahe dyan. Tapos andito na tayo finally sa Boracay Jetty Port. Tapos lakad ulit papunta dun sa terminal ng electric tricycle. Grabe, pagdating ko dito, ang ganda ng tubig, tapos ang dami mga puno.
puno. Sana nga ma-maintain nila yung ganda nitong Boracay kahit ilang taon pa yung lumipas. Tapos ito na yung pinakahuling sasakyan natin kasi diretso na to dun sa may pag-i-stayan namin na hotel. Dito pala kami next day sa St. Vincent for 3 days. Located ito sa Station 2. At ayan, pagkadating ko sa sobrang pagod ko, nakatulog ako mga 3 seconds. Siyempre, hindi pa tayo tapos kasi gusto ko makita yung dagat eh. Mga 10 minutes walk, andun na kami sa may dagat. First impression ko nung makita ko yung dagat, wow, grabe, sobrang ganda. Sobrang clear ng sky. Tapos yung dagat, hindi ko maintindihan kung green ba yan or blue. Tapos yung buhangin, grabe, parang pulburon. Ang daming mga puno, tsaka sobrang fresh ng hangin. No wonder kung bakit maraming foreigner dito. Hanggang dito na lang muna tayo. Follow me on my social media accounts para updated ka sa mga upcoming videos ko. Please leave a heart and comment and share it with your friends. See you on the next one. Ciao!